Hello guys, ito ang aking bagong vlog. Bagong vlog ngayong araw na ito, no? Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ba mapapabilis ang performance ng inyong Windows 10, no? Ngayon kasi hindi ko na ituturo sa inyo kung paano pabilisin yung Windows 7 kasi almost hindi na supported ni Microsoft 'yun. So, ang tuturo ko lang sa inyo ay yung sa Windows 10, no? Kung paano ba mapapabilis yung kanyang performance, diba? Minsan, pag sinubukan natin i-on yung ating laptop or computer, minsan inaabot ng mga ilang minuto, no, bago mag-complete loads dahil na sa sobrang bagal ng ating startup. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ba natin mapapabilis ang performance ng ating computer. So, subaybayan nyo sa video na ito. Okay na guys, ituturo ko na sa inyo ang top 5 na pwede natin gawin upang mapabilis ang ating Windows 10 performance. So, ang ating top 5 ay uninstall non-essential apps, no? Marami tayong apps or software na hindi na yung ginagamit. So, dapat natin yun tanggalin. So, kasi ano yun, kumakaya ng space yun, di ba? Saka, isa rin yun sa mga cause kaya bumabagal yung ating computer. So, ito na. So, punta kayo sa search sa may baba, no? Ito. Yan. Ito yung search niya. Para sa mga hindi pa nakakaalam. So, tap nyo lang siya. Yan. Then, type nyo lang siya, default apps. No? Ito. Then, tap nyo lang siya. Open nyo lang. Then, dito, punta kayo sa apps and features niya. No? Ayun na siya ngayon. Ito na. So, hintayin nyo lang siya yung mag-load sa inyo. So, meron akong 135 apps, no? So, ngayon, guys, hanapin nyo lang dito yung mga hindi nyo ginagamit na application. For example, ako, no? Maghanap ako ng apps. Tingnan natin kung meron akong apps na hindi na yung ginagamit. Okay. Hanap tayo, no? For example, ito. Ay, huwag yan. Kasi baka magalit yung aking kapatid. Isa pa. Hanap pa tayo. Alas yung iba dito yung ginagamit ko eh. So, ito lang. Tingin pa tayo. Kung lahat ito ginagamit ko. Wala makita ang apps. Pwede lang ito. Malay mo, di ba? Baka meron. Ito. Tanggalin na lang natin ito si Ucam. So, since na hindi ko naman ito yung kailangan. So, tanggalin natin. No? Pagka-click nyo dito, tap nyo lang yung uninstall. Then, uninstall ulit. Yun. So, dito guys, pag-tap nyo ng uninstall, meron dyan yung mag-a-appear dyan. So, hindi ko mapakita sa inyo eh. Wait lang. So, I think much better kung mag-uninstall tayo ng isa. No choice ako eh. Pero yun para sa inyo guys. Mapakita ko sa inyo kung paano mag-uninstall. So, hanap tayo. Ito lang, Cloudflare Warp, no? So, tap nyo lang to, uninstall. Uninstall ulit, no? Yan. Minsan ganyan siya, no? Merong yung magpapakita na ganyan. So, pero yung minsan, merong mga next, yan. So, yung kailangan nyo lang siya pumili ng yes to all, yes, do you want to uninstall? Then, tap nyo lang lagi yung yes, no? Pero, much better guys, yung basahin nyo din guys, no? Bago nyo siya gawin. Kasi minsan, merong mga app, pagka-click nyo ng uninstall, automatic na siya, no? So, kagaya nito guys, wala nag-appear na mga yes or no dito, no. Ganun siya guys. So may mga automatic na siya yung pagka-click niya ng uninstall, automatic yung wala na siya. So yun guys, no. Much better basahin niyo, piliin niyo ng maigi ang gusto niyo tanggalin, yung mga hindi niyo na guys ginagamit. So yun lang ang ating number 5. Okay, no? Para sa ating list
na number 4, you know, disable background apps. Isa sa mga features ng Windows 10 and Windows 11 ay ito, no. Meron mga certain applications can continue to run tasks in the background even when using them, no. Kahit na hindi mo siya ano, kahit hindi mo siya yung ginagamit, nag-run pa rin sila in background. Paano ba natin i-off yung mga apps na yon? So same process lang sa Windows 10 saka sa 11, no. Same process siya. So kailangan lang natin i-open yung search ito. Same process lang sa Windows 11, no. I mean sa Windows 10. Okay. So pagka-tap niyo dun search, tap niyo lang diyan background apps. Ito na siya. Tap niyo lang 'to. Yung sa unang ano, yung result. Ngayon dito na ngayon yung mga list ng mga yung background apps na yung pag gusto niyo siyang i-disable. For example, ako yung maghahanap ako ng mga apps na yung hindi ko naman siya yung ginagamit. For example, si camera. Since wala naman akong wala namang built-in webcam yung aking laptop, so much better off ko na lang siya. So ano pa ba yung mga best natin na yung yung gusto mong i-off? For example, si GoPro player. Hindi ko na rin naman siya yung ginagamit ever since, no? Excuse me. So next natin si Skype. Hindi ko naman siya yung ginagamit. Si Spotify hindi na rin, no. Ganun lang naman mag-off, guys, yung background apps, no. Kailangan niyo lang to i-tap to, no, para siya ay mag-turn off. Yan. Agaya niyan, guys. So pag gusto niyo, guys, siya ulit i-on, tap nyo lang siya ulit para mag-on, no? On and off lang siya para lang siyang switch, no? So, ngayon wala na akong kailangang i-off, no? Kasi almost lahat yung iba rito ginagamit ko. Pero nasa inyo, guys, kung alin dito yung gusto yung i-off. For example, yan to si Microsoft News. So, kung ayaw nyo, tanggalin nyo. Para at least, once na ni-restart nyo yung computer nyo, medyo ramdam nyo na yung bilis ng inyong laptop, guys. So, yun lang naman ang ating number 4, disable background app. Para sa ating number 3, guys, ito yung disable apps relaunch on startup. Meron mga, ano sa atin, Windows 10 user na naka-enable yung kanilang, ano, no, yung kanilang tawag na restart apps, no. Once na kayo ay nag-quick, ano kayo, left kayo or na-off nyo, no? Pag ito yung naka-on, automatic mag-restart yung apps na yun. So, I think pag nag-off yung laptop nyo, automatic din yung mag-on yung ano nyo apps, no? So, much better tanggalin nyo yun kasi pwede siyang maka-affect sa performance na inyong laptop. Para siyang, ano siya, para ma-disable nyo yung ano na yun, yung mga ganong features, no? Same process lang din naman siya. Ito lang siya. Tap nyo lang yung search. Then, type nyo lang yung accounts. Yan. Nalabas dito yung ano, yung sa your account info or manage your account. So, itap nyo lang siya. Then, punta kayo sa sign in options. Nasa gilid siya. Ito siya. No? Baka ito. Para makita nyo. Tap nyo lang siya. Then, scroll down kayo yung pababa para makita ito. Yan. Ito ang ating hinahanap, si Restart Apps. No? So, kasi sa iba, naka-default on to. So, much better, guys. I-off nyo siya. Para mas mabilis yung startup ng inyong computer. No? Much better. Ito ay naka-off. So, ito lang yung ating number 3. Okay, guys, para sa ating number 2 sa listahan na kung paano mapapabilis ang ating Windows performance, ang ating number 2 ay disable startup apps, no? Paano ba natin siya ma-disable? So, same process lang ulit. So, sa search nyo lang siya. Yan. Then, type nyo lang startup.
Then tap nyo lang ang startup apps, no? Then dito magpapakita na yung mga list yung mga gusto nyo i-disable. For example, ako, gusto kong i-disable si Skype, si Spotify, since yung mga yan ay hindi pa naman siya ginagamit, si video stream, wala na rin yan, no? Ito kasi guys, once na inon nyo yung computer nyo, automatic din mag-i-start itong mga to, itong mga nasa list na to, like si Torrent, no? Like si Torrent. Makikita nyo siya yan dito guys, yan. Once na yung inyong computer ay na-turn on na ninyo. So, yun lang naman guys. So, automatic naman siya magsisave. So, wala na kayong kailangan gawin. So, yun lang naman talaga siya. So, yun lang. Okay, last but not the least, no? Ito yung pinaka-most basic, no? Na dapat gawin pag bumabago ng inyong computer, no? Napaka-basic nito, no? Ang ating top 1 sa ating listahan ay restart your computer. Siguro naman, ginagawa nyo yan. Ito yung pinamos ko. Yun lang naman ang gagawin nyo, no? Open nyo lang tong si window logo. Ayan. Or pwede nyo i-press Windows key sa inyong keyboard. Same nito, yung kaya itsura. So, hanapin nyo lang dyan yung ang symbol na ganito. So, na parang switch. Then shut down or restart nyo ang inyong computer, no? Para makita nyo kung working ba yung mga ginawa natin or hindi, no? Para sa mga hindi pa nakakalang kung paano mag-start, yun ulit ang gagawin nyo, ganun lang. Tap nyo lang to, tap nyo lang din to, then restart. Yun lang naman guys, no? Napakahirap ng ating number 1 sa listahan. So guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to leave a like, comment, or any negative feedback. You are welcome. Bye!